lahat po tayong mga tao, lahat ng nilalang, gustong mapagpala at isang buhay na mapayapa. Napakalinaw po ng turo ng Panginoong Jesus kung paano napagpapala ang tao. Kaya lang, dahil sa panlilinlang ni Satanas at dahil na rin sa sarili nating mga katigasan ng puso, yung mga madali at malinaw na itinuro ng Panginoon ay parang natago, nakubli, at yung dapat ay alam ng lahat ay parang naging lihim lang ng iilan na nakakaalam nun. The obvious becomes unclear and the way to blessedness almost becomes a secret. Sabi po sa pangalawang Korinto 4, 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Ang Diyos-Diyosa ng panahon na ito, si Satanas, ay nagbulag sa kaisipan, sa puso ng mga di nananampalataya. Acts 28:26-27, go to these people and say, you will be ever hearing but never understanding. You will ever be seeing but never perceiving. For these people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Isa pong malungkot na description ng mga tao na naging bulag sa katotohanan ng Diyos, tumigas ang puso, nabingi ang mga tainga at di na nakakakita. Ang mga pinagpalang tao po ay pinagpala dahil sila'y nakakakita. Mahalaga na ang mata ay nakakakita at ang tainga ay nakaririnig. Blessed people are blessed because they see. What they see is almost a secret to the ungodly. At yan po ang tema ng ating pag-aaral ngayon, 3 secrets of blessed people. Ang 3 lihim ng mga taong lubos na napagpapala. Na dapat sana'y hindi lihim, subalit dahil sa kabulagan ng marami, nagmumukha tuloy na lihim. Luke 6:37-38. Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Narito po at mahuhukay sa ilang mga pangungusap na ito ang pinag-uusapan nating 3 lihim ng mga taong tumatanggap ng pagpapala. Sabi ng Panginoon, huwag manghuhusga ng kapwa at nang di kayo husgahan. Magpatawad at nang kayo'y mapatawad din. Magbigay at nang kayo'y mabigyan din. At papaano po ipinakita at ipinaliwanag kung paano daw tayo bibigyan, kung tayo mapagbigay? A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Siksik, liglig, umaapaw. Ang ibubuhos daw sa kandungan nung bibigyan. Paano po kandungan? Nung araw po, lalo sa Israel, pag bumibili kayo ng trigo o bumibili kayo ng mga kung ano-anong mga grains, mga butil, may mga madadayang tendero, ang galing ng pulso, na pag nagsasalin sila ng mga butil na ito doon sa sukatan, kumbaga sa salop, ang galing nilang magpasama ng hangin, kaya tuloy maraming mga hangin sa pagitan ng mga trigo, konti lang pala yung laman, mukhang puno na. At mabilis nila yung isasalin sa yung sisidlan para huwag mo nang mabigyan ng oras na yung trigo na yun ay bumaba. Kasi pag tumagal, bababa yun eh. Malalaman mong may kulang pala sa sukatan. Yun daw ibibigay ng Panginoon, tama ang sukatan, tapos siniksik pa, inuga-uga, para lalo pang bumaba at madagdagan pa uli pag nagkaroon na naman ng espasyo, at umaapaw. At dahil po nung araw ang tao, lalaki at babae, mahahaba ang mga damit, pag may binibili kayong mga trigo, wala naman kayong dalang paper bag, wala naman kayong dalang grocery bag, hahawakan nyo ang laylayan ng mahaba nyong damit hanggang makarating sa may gitna ng inyong hita ang laylayan na yon at para kayo ngayong may malaking-malaking bulsang hawak, doon ibubuhos yung pagpapala. Kaya sabi, it will be poured into your lap. Napakagandang makita
na yung binigyan ay hindi nagreklamo, nung sukatin niya sa bahay ay hindi kulang, kundi sobra-sobra pa. At narito po yung 3 secrets of blessed people. Pwede rin natin sabihin ito na 3 steps of blessedness. Unang-una pong daan tungo sa pagpapala ng Diyos, do not judge. Huwag mag-uhusga ng kapwa. Tingnan po natin sa dictionary ang ibig sabihin ng to judge. It is to form an opinion or to pass judgment on someone. So makikita po natin na yung palang yung ilikha ka na yung mga iniisip ko pa sa isang tao, sinasabi mo na siya ay ganito, siya ay ganon. Hindi mo pa naman lubos sa nagkulawaan. Yan ay isang uri may nagsumbong sa'yo tungkol sa isang tao, hindi pa natin pinagpanik kung isinumbong, makapit ka na agad sa nagsumbong, isang uri ng judgment. Minabalitaan ka, hindi mo naman alaman kung anong paliwanag ng kabilang partido, bumuko ka na agad ng pasya kung sino ang tama at mali, sino ang kasama at mabuti, isang uri na naman ng judgment. Huwag daw Matthew 7, 1-2, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not judge. This is another echo of what was said. For you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. What will happen if you judged? Ano pong mangyayari pag tayo'y naghatol sa kapwa? Malinaw na malinaw ang sinabi. You too will be judged. Pag ikaw ay humatol, hahatulan ka rin, nino, ng tao at ng Diyos. Di po ba't pag may mga sinasabi sa iyo, dapat malinis ang bahay mo, dapat ganito ginagawa mo, dapat ganyan ka, sasabihin ng iba, eh bakit ikaw? Kasi ikaw ay humahatol, hahatulan ka rin. Pero, ang mas masakit doon, hahatulan ka ng Diyos. At yun ang mabigat na hangin. At ano naman po ang problema kung hahatulan tayo ng Diyos? Well, you will be found guilty. Tiyak na pagka Diyos ang naghukom sa atin na tayo'y sinukat, tayo'y kulang, tayo'y tinimbang, siguradong tayo'y kulang. Sapagkat sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. May exempted ba? Accepted ba ang mga tagapakulot? Accepted ba ang mga tagalaspinyas? Hindi. Sabi, lahat ay nagkasala at kinapos. Romans 3:10-12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even sa tingin ng langit, walang gumagawa ng tama. Lahat ay nagkakamali, panapanahon lang. Kumisan ay tamang-tama ka ng dalawang araw, sa panagdong araw, nadapa, may mali na. Yun mga iba, hindi na talaga tumabangon sa pagkakadapa. Permanente nang nakadapa. Sobra nang nasanay sa pagkakasala. Wala daw nakauunawa. Pero sasabihin natin, hindi ba may ginagawa kaming tama? Subalit sabi rin sa Bible, ang pinakamagaganda at pinakamalilinis nating gawa ay para lang basahan. Ito ay hahambing sa kalinisan ng Diyos. Kulang at kulang pa rin. Eh, walang maaaring magyabang. Sasabihin niya, ako'y tama. So, pwede na ako ngayong manghusga ng iba. Ako'y maayos. So, pwede ko na ngayong hatulan ng ibang hindi maayos. Sapagkat maaaring maayos kayo ngayon, eh, hawak niyo ba ang bukas? Nakatitiyak pa tayo. Napakarami pong naririnig ko nung araw, mga magulang, pintasan yung mga anak na dalaga ng kapitbahay, ng mga tagarong kabilang kalye. Tapos, lumaon yung mga sarili nilang anak na dalaga, ang mga napapariwara. Wala na sila ngayong masabi dahil nauna na ang paghatol nila doon sa iba. Eh sabi pa naman, kung anong panukot mo sa iba, ganun masusukatin. Sobra kang mahigpit sa iba, magiging mahigpit din sa iyo, Diyos. Yan ang problema pag tayo po'y umahatol agad. Genesis 6:5, nilikha ng Diyos ang tao at patakot-takot ang kasalanan at mga kasama ng ginawa ng tao. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time.
pinakita ng Panginoon kung gaano naging kasama ang puso ng tao. Wala siyang hinahanga at iniisip, kundi ang gumawa ng kasalanan. What will happen if you did not judge others? Well, you did not be judged. In a blessedness, you will not be judged by people. Kasi hindi ka mapagsasabang, eh bakit ikaw? Eh bakit ikaw? Kasi wala ka mabinibitawang mga salita na mahamak sa iba, tumahagol sa iba. So bakit ka sisilipin? Pero ang mahalaga, God will not judge you. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na, mga kapatid, mga kaibigan, na talagang may ginawa kayong masama, talagang mali, tapos huling-huli kayo at wala na kayo talagang paikakapiran. At ang kailangan nyo na lang talaga, awa ng kapwa. Ang kailangan nyo na lang talaga, maunawaan kayo, patawarin kayo. Kung tayo'y nalagay na sa ganung mga kalagayan, alam natin kung gaano kahina ang posisyon ng isang taong may kasalanan. Kaya ginalok ng Panginoon, patawad. Napakataas ng Diyos. At sa kanyang kabutihan, sa ating mga kabigo ang siya'y abutin, ay minarapat niyang dumukwang yupupo at tayo'y abutin. Lumilinis tayo, hindi dahil tayo malinis, hindi dahil tayo'y pinapatawad lamang. Kaya tayo na tumatanggap ng patawad ng Diyos, sino tayo para hindi magpatawad ng iba? Tayo na nangangailangan ng kanyang kabutihan, sino tayo para hindi maging mabuti sa iba? Napaka-importante, mga kapatid. You want to be blessed? Let God. Pero araw-araw, gaano karami ang inyong binibitay? Gaano karami ang ating ipinapasilya elektrika? Yan ang lethal injection. Gano'ng karami ang sinisira natin ng puri, pinapakulong natin, sinasaktan natin dahil sa ating mga bibig. Hindi nyo pa alam kung bakit nagkagulo yung dalawang tao, may kakampihan na kayo ang God. Pag may nakagalit ang inyong anak, ang inyong kapatid, ang kapatid nyo, anak at anak, lagi ang mabuti at ang laging masama ibang tao. Wala pa akong nakita ng magulang na yung anak niya nag-drugs, napariwara, gumawa ng mga masama, nasasabihin niya, kung masama ang anak ko, wala. Laging nahawa sa masasamang kaibigan. Yung mga magulang naman, nung sinasabing masamang kaibigan na yun, yun din na sinasabi nun ako, yung anak ko na influential at kong pabilain. Kailan tayo magbubukas ng mata para tanggapin ang mga kamalian, mga kahinaan natin at ng mga mahal natin sa buhay? Kampi-kampi, we judge people immediately if they cross the path of those people that we love. Kaya yung kong emosyon, madalas siya tumutulag, sumisira sa isang malinaw na pag-iisip. Nakita niyo po sa mga hukuman, bago patawan ang hukuman ang isang nasasaktan, kailangan mo na ang patinig ang magkabilang pati. May saksi ang umuusig, may saksi naman ang natatanggol. Pareho silang bibigyan ng panahon, susuriin ang kanilang mga sinasabi. Pero tayo po ba ginagawa natin yon? O napakabilis nating gumawa ng mga conclusion, ng mga pagpapasya tungkol sa iba nating kapwa. Remember, pwede naman kayo mag-judge, okay lang yon. Just be perfect so that you will not be judged. But as long as you have sins, as long as you have errors and weaknesses, be kind with your judgment because you will need the same kindness to be applied to you. Do not judge if you want to be blessed. Ngayon po yung verse 37 ng Luke 6 na binabasa natin, forgive and you will be forgiven. Pangalawang hakbang tungo sa pagpapala, second step to blessedness, forgive. Magpatawad. Ano po bang kahulugan sa diksyonary ng forgive? It is to stop blaming, tigilan na ang paninisi, or to absolve from payment, huwag nang singilin pa, at hindi pinag-uusapan dito ang pera o utang. Mabuting malinaw. Ang pinag-uusapan po dito yung mga utang sa loob na nasaktan kita, sige na, huwag nang singilin. Nagkamali ako sa'yo, sige na, patawarin. Nagkulang ako sa'yo, sige na, punan. Do not collect or take revenge. Balance the sheets. Kung meron pong metro, sige na, i-return na yung reading sa zero.
Huwag nang matuos. Magpatawad. Gano po sa ating karami ang may dala-dala dito sa puso na lason? Asido. Dahil hindi tayo nagpapatawad ng kapwa. Mga misis, na pinagtaksila ng inyong mga asawa once upon a time, napatawad nyo na ba? Kasi kung hindi pa kayo nagpapatawad, kahit pa nga kayo yung agrabyado, magiging dalawa ang pagka-agrabyado nyo. Kasi, di rin kayo patatawarin. Nabagamat hindi kayo naging taksil na asawa, maaring may iba naman kayong ibang kasalanan na iuusig din sa atin ang langit. Kaya ang nagkataon ay pare-pareho lang tayong makasalanan. Iba-iba lang ang uri, anyo, hugis, kulay ng ating mga pagkakamali. Pero kung tutuusin, lahat din naman tayo ay may mga pagkakamali. At pag hindi kayo nagpatawad, kayo nagiging bilanggo ng taong kinamumuhian ninyo. Tuwing naaalala nyo siya, nawawalan kayo ng ganang kumain, nawawalan kayo ng ganang matulog, tumatamlay kayo. Pati sa pagninegosyo nyo, nawawala kayo sa sarili, nagkakamali-mali ang sukle. Nalulugi pa rin kayo. Ipagpalagay na minsan na tayong nalugi, minsan na tayong nasaktan, minsan na tayong nahirapan. Pero habang di pa kayo nagpapatawad, patuloy pa kayong masasaktan. Kaya sa pagpapatawad, hindi lang yung taong nagkamali ang pinapalaya ninyo, kundi ang inyong mga sarili rin. Gano'ng karami ang dumating ngayon dito na may kinikimkim sa puso na sama ng loob, galit, nakatanim ng mga hinanakit. Sayang ang pagpunta nyo rito kung lalabas pa kayo sa pinto ng bulwagang ito na dala-dala nyo pa rin yan pa uwi. Alam nyo po ba na kayo'y kinatagpo ng Panginoon ngayon? Hindi ito isang aksidente sapagkat nais niya tayong lahat palayain mula sa spirito ng hindi pagpapatawad. Kung ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, hinampas, sinaktan, ipinako, pinagbuhat ng mabigat na troso, inalipusta, dinuran sa muka, binunutan ng bigote, sinampal, pinagsabihan ng mga masasakit na salita, sa kabila ng kanyang pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa mahihirap, sa kabila noon ay siya'y nagawa ng masama, subalit siya'y nagpatawad. Sino naman tayo para hindi magpatawad? Eh, meron din naman tayong nagawang mga masasama. What will happen if you forgave? You will be forgiven. Kuminsan po, nalulungkot ako makita ang marami nating kababayang napaka mga relihiyoso. Nagpapapako sa krus, naghahampas sa sarili, hinihiwa ng blade ang mga likod, dumidipa, lumuluhod sa munggot asin, naglalakad ng paluhod, pinahihirapan ang sarili upang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi naman lihim ang daan tungo sa kapatawaran. Hindi sinasabi ng Panginoon na, o para patawarin kita, pahirapan mo ang sarili mo, saktan mo ang sarili mo. Ano po ba ang Diyos natin? Sadistang Diyos? Na ikalulugod niya na makita na tayo nahihirapan, nagdurugo, nagpapawis ng dugo? Hindi siya ganon. Hindi hinihingi ng Diyos ang ating mga sakripisyo para niya tayo patawarin. Ang sinasabi lang ng Diyos, magpatawad ka sa kapwa mo at mapapatawad ka rin ng langit. Hindi natin kailangan gawin yung mga mahihirap na ginagawa ng marami. Kaya nakakalungkot po sapagkat ko ang Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi nakabukas at hindi tinatanggap ng bukas na puso. Maraming ginagawa ang taong nasasayang. Pinipilit niya magpunyagi, maghirap. Subalit hindi naman pala yun ang hinihingi ng Diyos. Magpatawad ka lang sa kapwa. Kaya kung tutuusin, parang mapalad ka pa nga pagka marami nagkamali sa'yo eh. Kasi marami ka rin mapapatawad. Therefore, you position yourself in the path of God's forgiveness. That's why everything that happens can be a blessing. If only you would open your eyes and see that our God is a God who dispenses blessing everywhere, every time, in every situation. What will happen if you did not forgive others? Eh ano naman ang mangyayari kung di kayo magpatawad? Matthew 6:14-15, ito po ang sabi ng Panginoong Jesus, "For if you forgive men their sin against you,
your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Yan po yung dasal nating Ama namin. Patawarin mo po kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Forgive us as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami, gaya rin naman ng aming pagpapatawad. So ang sinasabi, Lord, kung kami po ay mahilig magbigay ng patawad, edi mahilig din kayong patawarin kami. Kung ayaw po namin magpatawad, huwag nyo rin kami patawarin. At kung binibigyan po namin ng limitasyon ng aming pagpapatawad, na sinasabi natin, pangatlong beses mo nang ginawa yan, sa susunod, di na kita patatawarin, Lord, ganun din pong gawin nyo sa akin. Pag tatlong beses na ako nagkaroon ng isang kasalanan pa ulit-ulit, sa ikaapat, huwag nyo na po akong patawarin. Nauunawa po ba natin ito? Na kung tayo'y hindi nagpapatawad, tayo rin ang nalulugi. Forgiveness is a bridge. Don't burn the bridge over which you too must pass. Kung minsan sa kahigpitan natin, ayaw nating may makatawid, sinunog natin ang tulay, pero yun pala, kailangan din nating tumawid, pati tayo na damay, hindi rin nakatulay. Kailangan ang pagpapatawad. Sasabihin ng iba, Pastor, napakahirap naman po yata yung magpatawad. Agree ako sa inyo. Yes, mahirap. Pero di po ba mas mahirap hindi magpatawad? Naaalala mo pa, sumasakit pa yung dibdib. Lumulungkot ka. Tumataas ang iyong blood pressure. Pagka naaalala mo ang mga gumawa sa iyo ng mali, mahirap magpatawad, pero mahirap ding hindi magpatawad. Hirap din lang at hirap ang gawin nyo na yung sa panig ng Panginoon, yung inuutos niya magpatawad. At yan po ang dalangin ko ngayon. Kung tayo mayroong daladala sa puso, dapat patawarin. Siguro parang pelikula na pumapasok sa screen ng inyong utak ang mga mukha ng mga taong ito. Patawarin nyo na. Alang-alang kay Kristo. At kundi malang-alang-alang sa Kanya, mga kapatid, alang-alang sa inyong sarili. Sapagkat malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang hindi nagpapatawad ay di rin patatawarin ng Ama sa langit. Kailangan ng isang himala para yan mangyari. Kailangan ng hipo ng Espiritong Banal para tayo magkaroon ng pagpapatawad. At yan po ang hihingi natin sa Diyos ngayon. Isang makapangyarihan na hipo niya. Magkaroon ng himala sa ating puso. Magkaroon tayo ng kakayahang magpatawad. Bagamat hindi sana yun ang gusto natin. Kumisan ay ang gusto natin maghiganti. Subalit hindi yan ang paraan ng Diyos. At ang gumaganti, nagagantihan uli, magagantihan, hindi na matapos ang gantihan. So if you do not forgive, you will not be forgiven by people and by God. You will remain guilty. Therefore, you will be judged. And in the end, you will be condemned. Pangalawa pong hakbang, forgive. Pangatlong hakbang, tungo sa pagpapala, give. Napakalinaw po ng sinabi, give and it will be given to you. Magbigay ka at susuklian ka, bibigyan ka rin at ano po, higit sa ibinigay mo ang ibibigay sa iyo. Kasi sukat na tama, sisiksikin, liligligin, aalugin at umaapaw pa ang ibibigay sa atin. Wala tayong kalugihan. So give to people. Give people your 3 T's. Tatlong letrang T. Time, talent, treasure. Ibigay natin yan sa tao. Lalo sa mga mahal natin sa buhay. Nagtataka naman ako sa mga tao na nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa kaprasong mana. Natitikis ang mga kamag-anak na may sakit, may pagdurusa, samantalang meron naman pwedeng itulong. Sabi, give. What we do to people is counted as done for and given to Christ. Alam niyo po ba na ang pagbibigay sa tao, lalo yung hindi nakakaganti, hindi makakapagbayad, ay inaari ni Kristong sa kanya ibinigay at kung ganon, siya ang magbabayad. Ano po ba ang tunay na pagbibigay? Yung ang binibigyan mo ay walang kakayahang gumante ng mabuti rin.
Kasi kung may kakayahan, binigyan mo lang, baka investment lang yan, puhunan, namumuhunan ka lang. Nagbibigay ka ng maganda dahil may kapangyarihan siyang magsukli sa'yo sa panahon na kailangan mo siguro ang tulong niya. Hindi nyo ba napapansin, pagka mayaman ang may birthday, mahal ang mga regalo? Tapos pagkapuha natin, mahirap ang may birthday, kung ano-ano lang ng mga binalot na kalendaryo? Mga tuwalyang may mga sulat na inchik na good morning? Na isang laba mo lang, gapak-gapak na? Eh kasi mahirap ka eh. Baka hindi ka makapagbigay ng mamahalin sa birthday niya, so ba't kanya bibigyan ng mahal? So hindi nagbibigay, namumuhunan. Pero kung tayo po ay mga maralita, may nagregalo sa atin ng napakahalagang bagay, alam nilang hindi natin kayang suklian yon, yun ang tunay na nagbigay. So pati po ang ating mga pagbibigay, susuriin natin, tayo ba'y nagpapadama lamang, namumuhunan lamang, o nagbibigay talaga? Sa palagay niyo po ba ay maipagkakaila natin sa Diyos ang tunay na laman ng ating puso? Ang Diyos ang sumusukat maging ng mga iniisip natin na lingid sa ating kapwa-tao. At sabi nga sa Bible po, sa oras ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, hali kayo mga hinirang, mga pinagpala, nagugutom ako, pinakain ninyo ako, nagiginaw ako, binigyan niyo ako ng balabal, may sakit ako, dinalaw niyo ako, nakulong ako, nasa piitan, helpless, powerless, pinuntahan ninyo ako, handi to ang inyong gantimpala. At sabi ng mga tao, eh kailan naman po namin nakita na ganun kayo? Eh Diyos naman kayo? Sabi ni Lord, aba, lahat ng taong tinulungan ninyo, inaari ko na sa akin nyo yung ginawa. May tanong ako sa inyo, may gumawa ng mabuti sa anak nyo, di ba tinatanaw nyo? Di ba mas natutuwa pa nga tayo na sa birthday ng anak natin may nagregalo kaysa sa sarili nating birthday? Di ba't kung may mga regaluhan sa Pasko, tinitingnan nyo yung anak nyo kung may nag-aabot man lang kahit isa at nasasaktan ng puso nyo na walang nagbibigay sa kanya? Eh lahat ng tao likha ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Pag nagbigay ka sa isa niyang minamahal na tao, lalo yung kapuspalad, yung walang pumapansin, hindi kaya niya alam? Hindi kaya niya tinatandaan? At sasabihin niya, balang araw, susuklian ko ang kabutihan mo. Kahit ngayon pa lang, susuklian ko na, sapagkat mabuti ka dito sa aking mga nilalang. Di ba't pag may sumasakit sa kalooban ng ating mga anak ay tayo unang-unang nasasaktan? So kung may sinasaktan kang tao, sa palagay mo ba hindi mo sinusugatan ang puso ng Diyos? Kung meron kang taong hinuhusgahan, pinag-uusapan, chinichismis, inaagawan ng asawa, inaagawan ng pera, nilalamangan, hindi kaya natin pinalulungkot ang puso ng Diyos? Kaya ang sabi niya sa Matthew 25:45, I tell you the truth. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. At yung kabaligtaran naman noon sa verse 40, sabi niya, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kung ano ang buting di mo ginawa sa kanila, ay sa akin mo ipinagkait at ako ang sisingil sa'yo. At kung ano naman ang buting ibinigay mo sa kanila, ako ang tatanaw ng utang na loob na yon. Ako ang magsusukli. Lalo pang't walang nakapuri sa'yo, walang nakapansin, hindi ka binigyan ng plake, hindi ka ipinagpagawa ng monumento. Ako ang nakakaalam ng lihim mong kabutihan. At sabi sa Biblia, yung ama na nakakaalam ng mga lihim na gawang kabutihan, ang siyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Whatever we give to people, we give to God. And if you give to people, therefore you give to God, why will you not be blessed? Sasabihin iba, aba kailangan wise. Bakit ko bibigyan niya? Di ako nawalan. Ito yung iniipon ko ang nabawas. Gaano kahirap ba sa Diyos na ibalik ang gusto niyang ibalik? Kung gusto ba kayong pagpalain ng Diyos, eh may makakapigil sa Kanya. At kung ayaw kayong pagpalain ng Diyos, meron bang makakapilit sa Kanya? Kaya mahalaga po yung kasiyahan ng Diyos ang ating inuuna. So we give to people, any people, the least of people. But we also give to Christ's workers.
Whatever is given to Christ's disciples, whatever is given to Christ's workers and servants, is counted as given to Christ. Mark 9:41, sabi ng Lord, I tell you the truth. Anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose his reward. Kausap niya po ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, maski isang basong tubig lang ang ibigay sa inyo dahil lingkod ko kayo, hindi malilimutan ng langit yon at mayroon siyang gantimpala. Gusto nating matuwa ang Diyos, maging mapagbigay tayo sa kanyang mga lingkod. Hindi lang sa mga pastor. Kumisan nga yung mga pastor, marami nang natatanggap yan ng mga regalo. Pero yun bang mga singer, Bible study leader, Sunday school teacher, yung janitor, kasama rin yun sa gawain, yung electrician, yung mga usheret, yung taga-piano, lahat yan ay mga lingkod ng Diyos. Hindi lang ang pastor. Naroon ba naman na darating kayo sa church ay aabutan nyo man lamang ng kalahating kilong longganisa galing sa Lokban, itong pianista? Sa palagay nyo ba, hindi aariin ng Diyos yun na sa kanya ibinigay? E lingkod niya yon. Mag-isip-isip tayo mga kapatid sapagkat maiksi ang buhay. Kakaunti ang mga araw at bilang. Kailangang bawat araw meron tayong nabibigyan, may nagagawa ng mabuti sapagkat ang lahat ng yan ay tinutuos ng langit. Pero mas mabuti sana na hindi natin ginagawa yun dahil tinutuos, kundi dahil talaga ang puso natin ay naging makadiyos na at ang likas sa Diyos ay mapagbigay. Ganon din naman ang ibinibigay natin sa church, sa gawain ng church, inaari rin yun na ibinibigay kay Kristo. What is given to the church is counted as given to Christ, because the church is His body. Sabi po ng Ephesians 5:23, Christ is the head of the church. His body, of which He is the Savior. Kung ang iglesia, ang kapatiran ay si Kristo ang ulo, at ang lahat ng narito ay bahagi ng kanyang katawan, may sinasaktan tayo na tao sa church, meron tayong tinitikis na gawain, may tinatalikuran tayo mga duty, hindi ang tinitikis natin yung mga bahagi ng katawan ni Kristo. Pwede bang mahal mo ang isang tao, inaayos-ayos mo yung family and patient mo, minamasama tayo. Pagkatapos, pinuputol mo yung mga talibe, minamartirin yung Kristo. Tuhod, pwede ba yun? Dahil si Kristo ang pinuno ng iglesia, mamahalin natin ang lahat ng bahagi nito. Pagmamalasakitan, aalagaan, tulungan. What will happen when we give people, Christian workers to the church? We receive back what we give. Siksik, giblik, you can never outgive God. Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, mga misyonero na marami nagre-regalo, tiyak na yung mga nagre-regalo doon dahil una nang naregaluhan noong magkagawa na yun ng Panginoon. Siguro na ipanalangin, siguro yung naturuan, na bigyan ng pangaral, na bless, kaya kayo nagsusukli. Yan ang sinasabi, pag nagbigay ka, may babalik. Ngayon, kung walang nagbibigay sa iyo, kapatid, hindi mag-isip-isip na rin. Baka naman hindi ka rin nagbibigay kasi. Because if you are a blessing to people, the same people will also be blessings. Because life is a circle. Pabalik-balik lang. We inhale, we exhale. Araw, gabi, dilim, liwanag. Give, receive. Yun ang buong circle. Ngayon, kung give, kung kayo lamang i-receive, then receive one way. Nakita po ninyo ang mga estero dito sa Maynila, mga kanal, bakit mabaho? Bakit ayaw lumakad ng tubig? Kasi parado. Dahil ang nailog dito sa dami ng bara, tanggap lang ng tanggap ng mga dumadating pagtubig, dumadating nakalat, hindi naman ibinibigay, hindi naman lumalakad, tanggap lang ng tanggap, bumabara tuloy. Ano ba ang magandang ilog? Di ko ba yung maagos? Narito ako, tatanggap ako, ibibigay ko. Tatanggap ako, ibibigay ko. May agos.
Pag tumatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, meron tayong ginagamit sa sarili na ibinibigay tayo, may atos. Pero kung sinosolo mo, ang kamay mo'y punong-puno na ng mga luma at mga hampok at mga bilasa ng mga pagpapala, paano ka tatanggap ng bago? Kailangan kasi pag may pagpapala, ibinibigay natin sa iba, tinatanggap natin yung iba, wala ka na namang laman, ibigay ka na naman ng Diyos. How can you inhale when you have not exhaled? So it's a matter of giving and receiving and to receive back. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Lord, into your hand. It's Luke 6:38. For with the measure you use, uripot po ba kayo sa kabutihan? Paraya ba tayo at mapagbigay? Ganon din. Magtatanggapin natin ang atensyon. Wala sila. So what you give, what you give. You will be judged and condemned. It's like the way we judge and condemn others. So pag-ingatan ng bibig. You will be forgiven. It's like the way we forgive. Tatlong bagay pong kailangan tayo mga tao. Unang-una, kalayaan mula sa judgment, mula sa pag-uubo. Kasi lahat tayo guilty. Kailangan din natin papatawad tayo dahil tayo may kasalanan. At kailangan din natin tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Simple, para ang lahat ng yan ay maganap. Blessed people are the people who will be blessed. Tingin natin ang ating mga isip. Watch yourself. Bless people for you. Check your heart. And make it a habit to forgive. Baliktarin po natin ang ating mga kostumbre. Kasi minsan ang nakaugalihan na natin, pagtanim na sama ng loob, pagkinalangin, hindi kumikibo pero galit pala. Baliktarin natin yon. Sabi sa Romans chapter 12, be renewed by the changing of your mind. Palitan na ang paraan ng pag-iisip. Alisin na yung mga lumang paraan na hindi naman nakabubuti. Make it a habit to forgive. That when people wrong you, immediately your instant reaction is to forgive. Habit yan. It can be formed. It is a learned behavior. And God can help us. And of course, a way to blessedness, a way to prosperity is to give. Suriin natin ang ating mga sarili. Hindi naman dapat lihim ang mga bagay na ito. Ibinunyag na ng Panginoon. Nagiging lihim lang sa mga nagbubulag-bulagan at nangagbibingi-bingihan. Panginoong Diyos, suriin niyo po ang puso namin. Turuan mo kami, Lord, na tunay na maging marunong. Karunungan na kumikilalang ang tamang gawin yung ipinagagawa niyo. In the name of Jesus, I rebuke all work of Satan and all deception of the evil one in the hearts of these men and women before the Holy God. We rebuke and drive away the deception, the burdens, the heaviness, the darkness, and we declare freedom for the people who are opening their hearts to the Lord today. Tanggapin natin ang kalayaang magpatawad, ang kalayaang maging makadiyos, ang kalayaang maging malinis. At nawa ang pagpapala ng Panginoon, lalo pang sumagana sa buhay ninyo. Sa ilang saglit, mga kapatid, patuloy tayong yumuko sa katahimikan, makipagniig tayo sa Diyos. Dinggin natin ang tinig ng Espiritu na nakikipag-usap sa atin ngayon. Makipagniig sa Espiritu ng Diyos.